pumupunta dito ay mga babaero. Ay nakaiwan ulit nito. Mga lalaking babaero yata ang nakaiwan niyan. Ayaw ko na sana makakita pa ng ganito. Para bang napakatyaga nila maglagay ng filter. Yan ang ating tutuklasin ngayon. Isang abandonadong puno ng kwarto ang ating matutuklasan ngayong araw sa gitna ng kagubatan. Na tila ba'y marami daw dito ang kababalaghan kaya talaga ito iniwanan. Silipin natin at tuklasin ang katotohanan. Malapit sa gate na ito, nakatambad agad sa akin. Aga pa lang ay may nakasabit na agad na panike. Dito pa nga sa aking pag-iikot, isang lumang short din ang nakasampay. Tila ba'y isang bagay lang ang pumapasok sa aking isipan? Isang lumang boxer? Abang may nakasampay din na isang brief dito. At ganun din sa baba. Kakapagtaka ang lugar na ito? Samahan niyo ako sa pagdiscover ng mga bagay sa loob. Buka na nga ay nasapit ko agad ang isang hagdan. Isang kinelas din ang nakaiwan. Sa harapan ay tanaw ko ang isang malaking puno. Ano mang oras ay ibabagsak ito? Maaring itinayo ito taon 2,000. Ayon sa kawayan at mga pintura nito, batay na din sa istruktura ng pagkakagawa. Dito nga ay may nakita ako. Isang lumang map, padlock, face mask, bote, plastic, at lagayan ng kape. Maraming ganito din akong nakita. Tulad dito, tulad nito. Mga lalaking babaero yata ang nakaiwan niyan. Pag-ikot mo nga dito sa loob, may mga bagay akong napansin. Baka nagaling sa motor nyo, kumangkahoy na parang antigo. Habang sa gilid naman, may nakaiwan ulit nito. Nito, di ko alam kung bakit napakarami niyan. Siguro nga'y may natutulog dito. May napansin akong katol. Ilang minuto pa nga ng aking pag-ikot. Mga bagay na tumambad. Habang dito sa gilid ay gayon din. Kukuha muna ako ng panungkit. Ayaw ko na sana makakita pa ng ganito. Totohanan, natatagpuan ko talaga sila kung saan-saan. Ito rin nga pala yung mga bagay na kanilang pinagkakatiwalaan. Tulad nito? Tulad nito. Sa pagmamadali siguro, may nakaiwan din na isang mamahaling damit. Sa mahiwagang bangko na ito, nakakita na naman ako ng isang pabalat. Ayun ay papasukin na natin. Ang mga kwartong ito. Ito at ito. Habang merong CR din, dito nga sa unang loob ng kwartong ito, kita ko ng isang cover ng motor. Wari ko'y pang Mio. Ito na yung nawawala sa'yo. Buksan natin ang aparador. Wala naman akong nakita. Nawari ko'y isang kahon lamang. Ganun din dito sa baba. Hindi ko rin alam kung para saan ang mga bagay na ito. Ngunit nakakalat yan dito. May medyas at karton na pwedeng higaan. Papansin sa bote, napakaraming bagay na nasa loob. Meron pa kasamang cotton band. Napansin ko, para bang napakatyaga nila maglagay ng filter. Halos tatlong bote. Wala naman akong natagpuan sa loob ng CR. At sa CR din na ito. Isang bagay lang ang nakakapagtaka. Sa lahat ng sulok ay may ganito akong nakikita. Pasukin natin ang pangalawang kwarto. At dito nga sa loob, may isang malapad na katre na pwedeng yung higaan. Lumang medyas, hanger, basag na salamin, isang lumang gamot, ilang mga bagay na nandito sa loob. Ano na naman kaya ito? Kumuha muna ako ng ipit para mapag-aaralan ang bagay na to. Bukod sa paggamit ng ganitong bagay, isang sigurado lang ang aking alam. Isa pang kababalaghan ang nangyayari. Yan ang ating tutuklasin ngayon. Karaniwan na rin ang maraming boteng yan. Isang kwarto na dito ang kainan. Parang ang silid na ito na dati ay restaurant. Dahil dito nagsiserve ng mga pagkain, dito naman nagluluto. Dahil may lababo, yan ay ayon sa investigasyon. Kaiwan din ang damen. Ang bagay din ang nakarolyo habang may nagpreserve ng saging na to. Alam ko na ang ibig sabihin ng rolyo at mga boteng nakita natin sa loob. At dito sa ilalim, isang cover din ng motor ang ating nakita. May mga goma at mga basura. Ngayon ay libutin naman natin ang paligid. Dalas makikita mo sa mga abandonado ay mga bote at mga katulad niyan. Dito nga ay may mataas na lumang tangke. May mga pinaglumaan din ang mga toothbrush. Mga sabon na gamit sa katawan. Panahon siguro noon ay nagiinuman. Naniwan siguro sa lugar na ito, maraming lalaki ang bumibisita. Noong panahon, ang lugar na ito ay maganda. Mga inumin, may mga kwarto, at pwede rin silang kumain. Pero ngayon ay luma na, kaya ating nabisita. Bistigahan, paano mga pangyayari ang naganap dito? Kung bagay lang ang nasisigurado ko, dito ay maraming lumigaya. Maraming nagpasaya, katawan ay nawala ang bakterya, at naabot nila ang rurok ng tagumpay. Dito nga ay tumatakbo ang oras. Ngunit nababawasan kapag masaya. Ayon sa investigasyon, na ang lugar na ito, parang ang pumupunta dito ay mga babaero. Anungin mo yung kasama mo, baka siya na yan. O diba ang saya-saya?